Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. And for this video, pag-uusapan natin kung paano natin isusulat ang methodology part ng ating thesis or research manuscript sa loob lang ng isang gabi. So ito na nga ang isa sa mga isa sa most requested content ng ating mga viewer, yung pag-upload natin ng video na part by part, iti-discuss natin ang bawat part ng pagsulat ng research manuscript. So, masasabi natin na pangalawa na to dahil nauna na yung sa thesis RRL. Pero ang tanong, kaya ba talagang matapos ang pagsulat ng methodology sa loob lang ng isang gabi? Kung kinaya mo yun sa RRL, mas kakayanin mo to. Kaya para malaman mo kung paano, just keep on watching. Pero bago na natin itong umpisahan, make sure na nakalike ka na sa video natin. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin sa channel natin at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Sa mga bago pa lang po pala sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season at nag-a-upload po tayo ng mga video kung saan tayo nag-share ng mga technique na nagagamit natin para mas maging mahusay tayo at mas mabilis sa paggawa ng ating mga school requirement. Kaya kung isa kang estudyante na gusto mong mapadali ang buhay mo, or isa po kayong magulang o kapatid o kaibigan ng mga nag-o-online class or nag-mo-module, feel free to subscribe on our YouTube channel. At i-share nyo na rin po sa kanila ang ating mga videos para mas marami tayong mga estudyante na matulungan. Okay, so dito sa video na to, i-discuss natin ang methodology part in general way. So ibig sabihin, in general, kasi oo, meron tayong sinusunod na format, na universal format sa pagsulat ng manuscript. Pero kadalasan kasi, depende pa rin yun sa format na sinusunod ng school natin. So, ibig sabihin, maaaring yung format ng isang school ay iba sa format ng isa pang school. Kaya kung magsasabi tayo ng specific na mga parts or subtitles, baka magkaroon ng conflict kasi baka hindi magkatulad yung mga ginagamit natin na format. So, in general way, i-discuss natin dito yung mga pangkaraniwan at kadalasan na isinasama natin sa methodology. Kaya kung meron man tayong mamimiss na part dito, feel free na ma-comment nyo naman din po yun para pare-parehas tayo makapagtulungan sa pagsulat ng research manuscript. So para maging effective tayo sa pagsulat ng methodology part, kailangan muna nating malaman kung ano ba ang purpose ng methodology. Dito sa methodology, dinidiscuss natin kung ano yung ginawa natin, kung paano natin yung ginawa, at kung bakit yon ang ginawa natin. Ang methodology part, dito natin i-convince, dito natin kukumbinsihin yung panelists o yung research advisor natin o yung mga magbabasa ng manuscript na yung ginawa nating study or research ay valid at reliable. Ibig sabihin, hindi mo lang basta kinandak yon, hindi mo siya dinaya, kundi you really critically examined and conducted your research para maging valid ang result na nakuha mo sa research mo. So again, sa methodology, i-discuss natin kung ano yung mga ginawa natin, kung paano natin yun ginawa, at kung bakit yun ang ginawa natin. I-discuss na natin ngayon ang mga pangkaraniwan na ini-include natin sa methodology. Una, hindi mawawala ang research design. Sa research design, sinasabi natin kung ang study ba natin ay qualitative, quantitative, or mixed. Ibig sabihin, pinaghalong quality at quantitative. Hindi na natin may didiscuss sa video na to ang difference ng mga yan at dinidiscuss naman yan ng ating mga research teachers. So, kapag na-identify mo na kung ano yung research design ng thesis mo, kung quality ba yan or quantity or mixed, pwede mo rin i-identify specifically kung saan kategory yun bumabagsak. Kasi diba sa mga qualitative, meron pa yung mga categories, may mga subcategories yan. So pwede mong i-identify in particular kung saan category ng qualitative, halimbawa, pumapatak yung research mo. So yun, i-discuss mo kung ano yung naging design ng thesis mo. Pangalawa, sinasama natin sa methodology ang location
O sa iba, tinatawag yan na research lokal. Sa research lokal or sa location, syempre, sasabihin mo kung saan mo kinandak yung research. Halimbawa, kung experimental research yan, kinandak mo ba yan sa isang laboratory? Saang laboratory mo yan kinandak? Diba? Pwede mong ilagay mismo yung address doon o yung pangalan ng laboratory. Kung ikaw naman ay nag-survey or nag-interview, sabihin mo kung saan mo yun kinandak. Sa isang office ba or sa isang barangay o sa school nyo lang. Lagay mo kung saan. At ilagay mo rin kung bakit doon yung pinili mong lugar na magkanda ka ng research or ng thesis. Kung experimental yan, bakit sa laboratory? O, diba? Kung naman yun ay survey at interview, bakit sa school mo? Bakit hindi sa ibang school or bakit hindi sa ibang lugar? So yun, kumbinsihin mo yung reader na yung ginawa mo, yung choice mo or yung decision mo ay yung pinaka the best para maging reliable at valid yung research mo. Pangatlo, sinasama rin natin sa methodology ang materials at instrument. I-list mo lahat ng mga gamit na ginamit mo para maging successful ang research mo. Kung may mga laboratory equipment na ginamit, isulat mo yon. Ngayon, kung survey form, isulat mo din yon. Kung questionnaire, ilagay mo din yon. Minsan, ini-include dun mismo sa methodology yung questionnaire or kung survey form yon. Pero kadalasan, nilalagay na yon sa bandang dulo, sa appendix ng manuscript. So, depende again yan sa format na sinusunod ng school nyo. Ngayon, katulad na sinabi natin kanina, after mo ma-identify kung ano yung materials at instrument, sabihin mo rin kung bakit yon ang pinaka-the best na material at instrument na gamitin. Halimbawa, kung gumamit ka ng survey form, bakit survey? Bakit hindi interview? Kumbinsihin mo ulit kami ng mga magbabasa ng manuscript mo kung bakit yan ang the best na decision na pinili mong gawin. Okay. Meron pa tayong sasabihin na tatlong part sa methodology, pero bago yun, dito na natin ilalagay yung mga isa-shoutout nating mga kaibigan. Shoutout na unang-una kay John Eric De Guzman. Shoutout rin kay Grace Nunez. Ayan, silang dalawa ay mga kaklasiko ng first year college, pero dahil nag-iba-iba na kami ng mga major, hindi na rin kami maging magkakaklase. Ayan. Salamat sa inyong dalawa. At sana nakakatulong din naman ang mga videos natin dito sa YouTube channel sa inyo sa mga school requirements na ginagawa sa mga major nyo. At isisingit din natin dito yung ating promotion na part. Magpo-promote lang tayo ng isang nagla-live selling at nag-online selling. Kung mahilig kayong manood ng mga live selling, i-follow nyo na po yung account na BQ Dress. Ayan. Yung BQ Dress, hindi yan page, account yan, no? Nagda-live selling yan, nag-online selling. At dress, yung kadalasan nga na tinitinda nila. Kung mahilig kayo sa mga dress, ang mga pre-love dress, talagang marami yan. At sobrang mura. Sobrang mura kasi dito sa nag-online selling na yan. May mga napapanood ako, 20 pesos, 30 pesos. Pero magaganda. Magaganda talaga yung mga binibenta nilang dress. Imagine, for 30 pesos, may magandang dress ka na, di ba, no? Yun doon nag-uumpisa yung kanilang price. At nationwide din yan, kaya kahit saan ka, pwede kang mag-mine. And after ng live selling nila, meron sila laging freebie sa mga nanonood. Kapag after ng live selling nila, meron silang mga pinapamine na mga dress for free. At yung mga free na yun ay mga magaganda, di ba, no? So imagine, nanonood ka lang ng live selling, may free ka na, di ba, no? So yan, sa mga mahilig sa mga online selling or mag-live selling, manood at mag-mine, follow nyo po yung account na yan, BQ Dress. Lalagay din natin sa description box yung link niya. Okay, sa methodology part, sinasama rin natin ang apat, yung respondents. Sino ang mga respondent mo sa ginawa mong research? Kung survey yan, halimbawa, mga grade 12 students ba, grade 11 students, ano sila, mga lalaki ba yan o mga babae o anong age group? Yun. Kung yan ay survey form or interview, ilan sila? Diba? At sabihin mo rin kung bakit sila. Yun ulit, no? Kung bakit sila yung napili mo. At kung bakit ganun karami yung sinurvey mo. Kung bakit ganun karami yung in-interview mo. Patunayan mo na yung bawat choice mo sa pagpili ng respondent ay magko-contribute sa success ng research mo.
Panglima, sinasama din natin sa methodology ang sampling procedure o yung research sampling. Dinidiscuss yan sa mga research, ng mga research teacher natin. Hindi natin i-discuss dito, no? Pero yan yung mga example niyan ay yung fishbowl method, hindi yung partner ng kikiam, ha? Fishbowl as in isda at mangkok. Fishbowl. Okay. Fishbowl method. Yung iba din yung stratified sampling or convenient sampling. Yan. Marami mga types ng sampling sa pagpili, no, ng research design, ng research sampling. So, kung ano yung ginamit mo, sabihin mo kung ano at sabihin mo rin kung bakit. Ulit, no? Kung bakit yon. Halimbawa, kung ang ginamit mo ay convenient sampling. Bakit convenient sampling? Bakit hindi stratified? Bakit hindi fishbowl? Diba, no? Sabihin mo yung relevance ulit, patunayan mo na the best ang pinili mong procedure at sampling procedure para sa research mo. Pang-anim, sinasama rin natin sa methodology ang general procedure, lalo na kung yan ang experimental research. Ililist natin one by one yung mga steps na ginawa natin para makandak yung buong research. Okay? Sinasama rin natin sa methodology yung statistical analysis or yung data analysis na sinasabi. Pero hindi na natin may didiscuss dito yan in detail. Pwede nyo na rin tanungin din sa inyong mga research or kung meron kayong statistics na subject, makakatulong yun para makapagpasya kayo kung kailangan man ng statistics sa pagginagawa nyong research. Okay, so yun, in general, yun ang mga bagay na ini-include natin sa methodology. Again, sinasabi natin dito sa methodology, i-identify mo kung ano yung ginawa mo, kung paano mo yun ginawa, at kung bakit yun ang the best na ginawa mo. I-prove mo sa mga magbabasa na yung iyong research ay valid, reliable, at bawat step na ginawa mo ay yun yung the best step para sa research mo. Kaya ba ng one night? Kayang-kaya. Lalo-lalo na kung magtutulungan yung magkakagrupo. Imagine kung lima kayo sa grupo, tapos ako yung gagawa nung sa location. Ako, siya yung gagawa nung sa procedure, siya yung gagawa nung sa materials. Baka nga in less than 1 hour lang matapos na yung methodology, no? Kaya yan ang key, di ba? Magtulungan naman tayo. Kaya sa mga groupmates natin dyan sa thesis, magtulungan naman tayo, no? Huwag naman yung pansit-kanton lang yung ambag mo. Di ba, no? At pandemic pa ngayon, kaya hindi ka makakapagpakanton. So, paano yan? Kaya yan, mag-ano tayo, no? Effort tayo para ma-feel din natin after ng thesis natin ay equal ang effort na na-contribute natin sa success ng ating research study. Okay, so ito nga ay series, no? Abangan nyo na lang din yung mga susunod na videos sa iba pang part ng research manuscript. At kung hindi nyo pa napapanood yung sa Research RRL, pwede nyo yung panoorin din at i-check sa ating YouTube channel. At sa mga ano rin, gusto rin magpatulong sa pagsulat ng manuscript sa thesis, we are offering thesis assistance, okay? So, kung interesado po kayo, pwede naman kayong mag-message sa ating Facebook page or sa ating email, genio32@gmail.com, kung gusto nyo yung magpa-assist sa thesis. We are offering thesis assistance at affordable rates. Okay? So, sana po nakatulong itong video natin, pero bago tayo matapos, mag-shoutout lang ulit tayo ng iba pa nating subscribers. Shoutout po kina Mr. Jason, kay Vincent J. Baloka, kay Ziola Music, kay Queen Jam Vlogs, kay Nikos Jeremil A., kay Juan Blessing Philippines, at kay Josephine Pascual. Shoutout din kay Elaine Azures at kay Charissa Austria. Ayun! Maraming salamat po ulit sa inyo at sana nakatulong ulit ang video natin. Kung nakatulong sa inyo, don't forget to like and subscribe at i-share nyo rin po sa mga friends nyo dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, thank you so much for watching this video and see you on our next video.